pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Buico at ito ang Agree Ako Dyan. Bilang bahagi ng ating B4 tour dito sa Alaminos, ngayon ay pag-uusapan po natin ang breeding and hatchery ng sea cucumber at abalone. Abangan niyo po, ito po ang Agree Ako Dyan. Ating pag-uusapan. Kasama po natin si Ma'am Presi Galingin. Hello po. Hello po. Una po nating pag-uusapan yung sa breeding po. Breeding po ng sea cucumber. Kumukuha po kami ng 30 pieces na sea cucumber, at least 300 grams po pataas para sa induced spawning. So, kung bakit po 300 grams is, yun po yung protocol na aming sinusundan from the training na-attendan po ng technical staff kung na yung nasundan ko na po. So, yun na po yung sinusundan namin hanggang ngayon. Parang yun ay standard nyo dito? Yes po. Okay. So, pag nakakuha na po tayo ng 30 pieces, individuals, ilalagay po natin siya sa batcha na may clean seawater. Then, papadumihin po natin sila. Pwede pong overnight o kaya isang oras. Oh, pagkatapos po nun, ang susunod is yung air dry po. Ilagay po natin siya, inilalagay po namin siya sa batcha na walang tubig. Gano'ng katagal yun? 45 minutes to 1 hour po. Para saan po yung pag-air dry? Yun po, ma'am, yung mga process po na binabanggit ko is kailangan po siya para sa induced spawning. Kasi hindi po sila, kung aantayin po natin siyang mag-spawn ng natural is, wala po tayong mapuproduce na, hindi po natin matatarget yung production target po namin. Parang ini-stress mo siya. Yes po. Tama. Yung saktong stress lang po para mag-release sila ng sperm and egg po. So, after po ng air dry, susunod is yung spirulina bath. So, may binibili po kaming spirulina powder. And yun po yung ginagamit namin. Maglalagay kami ng UV-filtered seawater sa batcha, at least 500 ml, 300 to 500 liters po pala. Then, nilalagyan po namin ng spirulina powder. 35 minutes to 1 hour din po siya. So, pagkatapos nun, ilalagay na po namin siya sa batcha na may malinis na UV-filtered seawater. Then, aantayin na po namin siyang mag-release yung lalaki at babae. So, usually po, yung ang nauunang mag-release is yung lalaki. Tapos, susundan po siya ng babae. Gano'ng katagal itong buong proseso na to? Bale, pag nag-umpisa ako ng alas 7, matatapos na po ako ng mga alas 2, gano'n. Alas 2 ng madaling araw? Ng hapon po. Alas 7 ng umaga? Hanggang alas 2 ng hapon. Ideal time? 8 hours. Kasi kapag nailagay na po natin siya sa malinis na batcha, kung saan aantayin natin silang mag-release, hindi po siya agad-agad mag-release. Mga isang oras. May mga isang oras pa, ganun. Maswerte ka po kung mga 20 minutes pa lang, may nag-release na. Oo.
Ngayon, may hawak kami ni Gasendo. Kanina, matigas siya. Ngayon, paubos na siya sa loob. Pahaba na, pahaba. Ano to, sabi mo kanina, 45 minutes yung kaya niya itagal dun sa air dry. Yes po. So, ito sa amin ni Gasendo, wala pa kami 45 minutes eh. Pero parang, Ganyan po yung reaction nila na ano na nai-stress na. Nai-stress sila. Oo. So ito, pag binalik namin sa tubig, babalik magre-relax po ulit siya. Babalik po siya. Ibabalik na namin, baka po matulog. So yung process ng ano, yung male tsaka yung female, di ba, lalagay mo? Yes po. So ilan days bago siya mag-hatch? Kinabukasan din po, sir. Mabilis so, after hatching, anong susunod? Pag nakapag-release na po kasi sila, sir, magbibilang na po kami agad after 2 hours. Yung pinakalas na female na nag-release, after 2 hours, magbibilang na po kami sa microscope. Then, may counting na din po kami ng kung ilang egg ang i-stack po namin sa bawat tangke. So, ito na po yung mga larval rearing, sir. Larval rearing tank namin. Yes po. May required size ba for the tank? Wala naman po, ma'am. Yung sa larval rearing po kasi namin, sir, 30 days. Bago siya makita? Yes po. After 30 days, ililipat po namin siya ulit sa carias, yung naka-hapanet po. Yung ginagamit na muskitiro. Yun, yung para sa ano, sa lamok. Yun. Mosquito net? Opo, okay. Yun po. Yun po yung ginagamit namin na pinag-i-stackan sa Carias Island. So, ilan days na ito? Mga nato sa 25 pa, sir. 25 days. Yes po, sir. Kailan niya itatransfer ulit? Magbibilang po kami after, pag may 30 days old na po sila. Uh-huh. Then, itatransfer namin sila sa Carias. I-hold po namin siya dun ng 30 days din po. So, after 30 days na i-hold, kukunin po namin. Then, for dispersal na po siya. Ibibigay na po namin sa mga beneficiaries. Saan yung 30 days na? Ito? Yung po, sir, yung andoon ay, po okay sa... Ay, okay na natin. 30 days, maliit pa. Yes po. Kaya ang mahal. Oo, matagal. Matagal. Ito yung... Mabilis siya mag-hatch. Ito yung 30 days. Yes po, sir. Mabilis mag-hatch, matagal lumaki. Yes po. So yung hawak natin kanina is one year. One year. At least 1 year. Gano'ng ang pwedeng ilaki ng ano ng pitukunto? Hindi ko po sure, ma'am, pero yung nakita ko po kasi is ano 24 centimeter. Centimeter? Yes po. Oh. So after 30 days, anong susunod natin? After ito? Yun po, sir. Bibilang lang. I-transfer po namin sa hapanet. Yan po yung mga gamit po naming hapanet. Nag-harvestan po namin nung mga 30 days old po doon. So bali all in all 60 days po. 60 days. Bago po namin siya ibigay. Ibibigay na sa farmers. Mga opo. Ano ang pagkain nito? Mga benthic diet on sports o kaya yung binubulok po pong sargaso. Ano binubulok na? Bulok po na sargaso. Ano yun? Meron ka dito? Meron po. Pure sargassum po. Sargassum? Sargassum o yung tinatawag po nilang aragan. Aragan. Pero aragan? Ay, makikita nyo po mamaya doon, ma'am, kasi may buhay, may buhay ka pa po kami. Yan kasi hindi ko lang makita. Apo. Makikita nyo pero po yung itsura. Pero halaman yan? Yan? Hindi. Halamang dagat po. Halaman. Seaweeds. Seaweeds po. Oh. Ito pong naka-float na to, ano to? Mga lumot na po yan, ma'am. Hindi nila yan pagkain. Yung meron po, pwede po. Nakakain din nila yan. Apo. May nakita ko na parang may isdang kasama. Yes po, ma'am. Nilalagyan ko po ng isda. Pero namatay na yung iba. So, after ka doon eh, ano, kung pa kakainin, ibebenta sa market, papadry muna yan. Pwede pong siyang dry, sir. Ay, mostly po nang sa market kasi dry, sir. Dry na? Yes po. Okay. Yung nakatari sa market kasi yung naka-chop na sa, hinahalo sa food eh, di ba? Uh-huh. Anong klaseng luto? Ano kasi, sir, yun sa kung paano naman siya i-consume, yung sa isang, sa Bulinaw po nung pumunta ako doon, niluluto, ay kinukuskus lang po nila, ginagataan. Ginagataan? Opo, sir. Tapos, pero pwede mo naman po siyang kainin na raw. Raw? Yes po. Oh. Raw.
Raw. Anong lasa? Pagka ano, raw? Oh, medyo lalasaan mo yung asin niya. Tapos, yung parang, alam niyo po yung kung kumain kayo ng tainga ng baboy, yung parang crunchy, crunchy. Oo, malutong. Ano siya, malutong. Tapos, pagkakuha mo, ganun na. Opo, i-slice. Kasi yung may mga Romanian na pumunta dito, nag-shoot sila. So, kinuskus lang po yung ano, kinuskus lang po namin yung balat niya. Kasi yun po yung matigas. Then, i-slice, tapos kinain na nila. Ito ba may dugo? Wala po. Walang dugo. So, magkano ito sa market? Mahal yan. Mahal eh. Lalo na sa mga Chinese restaurant, kapag ang order ka. Mahirap po kasi yung process ng ano, ng pag-dry. Masyadong matrabaho. Ang dry, mga 7,000 na yata. Okay, per kilo. Per kilo, oo. Basta yung mga Laureate na restaurant, nagpapakain. May mga collector din po eh. Kumbaga may mga farmers na gumagawa, then ibibenta sa mga collector. Then yung mga collector, yun yung sila na po yung magbibenta sa iba. Oo. Bakit nila kinukulit? Ano na ba to? Konti na lang ba to? Yes po. Extinct na? Katulad po nung sabi nila, nakikita na lang nila sa ano, sa paligid. Pero nung nalaman na nilang pwede nang kainin, malaki ang kita, ayun na. Kaya ngayon, pahirapan na po yung pag-acquire ng malalaki. Kasi pati yung maliliit, kinukolekta eh. Oo. So ngayon, pinupulot ang B4, trabaho ng B4, i-culture, maparami pa natin, no? Opo. Yun ang ating purpose dito para dumami ulit, magbalik ulit yung industry ng production. Yes po, kasi naghuhulog naman po kami sa ano, sa mga marine protected areas. Mm-hmm. Yun po yung regular na ginagawa namin ngayon. Kasi sa tagal, di ba, kasi imagine yung 30 days, ganyan lang. Oh. So ito, mga ito, 1 year. Pero for harvest na to, yung 1 year na to. Opo, pwede na po. Kasi yung ganyan po kalaki, pag ipoprocess mo, gaganyan na lang siya. Oo, i-impeach siya. So, kailan pwede mag-breed? After 1 year, pwede na i-breed yan? O hindi? Pag... Kunyari sir, itong nandito sa tanke na to, binread ko na po siya after a month or 2 months, pwede ko na ulit siya gamitin for breeding na naman. So, kailangan lang siyang pagpahingain. After 1 year, pwede mo na siya i-breed? From yung maliliit po, sir? Yes sir, pwede na po. So, after breeding, every month, pwede mo i-breed ulit yung ano? Yes sir. Basta pasok po sila sa ano, sa standard na weight. Pero hindi po siya pwedeng kung nagamit ko ito ngayon, pwede ulit next month, hindi po. Maglalaktaw po ako. Dapat nag-weight ka ba ano? Dapat eh basa or kukunin niya sa pan eh basa or dry. Kukunin po namin sa pan, then punasan lang po, pwede na po ito. Yes po. Pagka pinahangin na yan sa akin, wala na tigmang. Oh. Pahangin na lang. So, yan. So, ito yung si Cucumber. No? Ito ay, ano, tawag dito. Hindi pa masyadong kilala ng iba dito sa atin. Pero, maganda sana kung makapagparami tayo dahil nga mataas ang presyo na to sa market. So, sa ating mga farmers. Ano, saan lugar, saan sa Pilipinas kayo nagbibigay na itong mga si Cucumber para maparami? Within Region 1 lang po kami ma'am. Ah, Region 1. Lagi na talaga yung Cucumber. Apo. Mm-hmm. Kasi before Region 1 po ma'am. So, yung mga napakapaloob sa Region 1, yun po yung binibigyan namin. Pero ano naman po, kung mga katulad sa mga research, pwede naman po silang mag-request. Research or basta mga estudyante, ganun, pwede po. Pero yung mga beneficiaries po, within Region 1 lang po. So, sa Region 1, ilan na ang farms natin ng Cucumber? Marami-rami na rin. Ano po kasi mahirap ay sa mga private na hatchery, wala pa naman po akong alam na ano. Oo, tinanong po kasi yung mga private eh, parang sabi nila, baka pwede matuto sa B-Pack kasi hindi pa namin nasubukan. Ako sir, kasi more on ano sila eh, more on yung collection at saka ibenta na lang na raw, kaya drive. So parang yun ka doon ka kasi mas parang kumikita kaysa yung ano yung sa hatching. Malaki din po kasi ang puhunan pag mahaba masyado.
mahabang matagal process. Matagal bumalik yung ano investment mo. Yes po. So, ang B-Farm may mga training tayo para dito? So far, wala pa naman po. Pero, soon, sana, in the future. Tuloy-tuloy ito. Sa ngayon, marami na tayong ngayon na ilagay dun sa ating mga marine. Yes po, meron na. Marami na po. Nag-start na po kami noon. Ano. Kailan ba ito nag-start ito? Ay, ma'am, ano po? Kaya ito nag-start? Sa 6 years po pa lang po dito. So, existing na po. Baby pa, baby. Mahirap ba mag-ano? Palaki ng team ko comfort? Since matagal na ako, sir, sasabihin kong madali lang. Yung pag-aantay lang po talaga. Tsaka yung, ano, yung labor na i-input. Yun lang. Pero hindi naman po palagi, sir, nagat. Pag maliit siya, anong pinapakain yung ano? Yung nasa laboratory po, kung yung larvae, yung larvae pa lang sila. Sa laboratory yung ano, algae. Yung brown po doon. Ay, brown doon. Opo. Pagka lumaki na siya ng 1 month? Pag nag-settle na po sila, sir. At day 12 po kasi, nagka-settle na sila. So, iba. Bali, kumapit na sila sa mga plates, yung puting yero po. Doon na po kami umpisang magpakain din ng benthic diet, sir. Dire-diretso na yan, up to how many days? Hanggang ika-30 days, sir. So, kapag nilagay na namin sa hapa, may mga kumakapit naman po doon silang pagkain. So, yun na po yung pagkain nila. Then, pwede po namin suportahan ng bulok na sarga. So, mabilis lang siya, no? Yes. Makalaga. Hindi siya ganun katrabaho. So, Meron lang yung ano, kapag mag-install ka lang, mag-harvest, mga ganun lang po. Eh, which is hindi naman daily gagawin, yes, di ba? Po. Pero ano yung mga, siyempre mortality, kasama yan dyan eh. Hindi po so, maaalis yun. Mga dapat gawin para makaiwas na lang? Careful lang po natin sa ano salinity kasi may mga range po silang ano kailangan mga at yung dito po sa amin sir at least 27 27 yes sir 27 pa maximum. Hanggang 35 po 35 ano to nagpapalit tayo ng tubig ano every other day po yung pag flow through ko bali after at least mga 30 minutes to 1 hour na mag-flow through. UV filtered seawater din po siya. So yun lang, measure lang natin yung ano salinity. Apo, very crucial po kasi yun. Lalo pag bumabagyo yun. Pero wala na ibang ano possible na maging cause ng mortality ng ating mga sitting birds. Kung may mga predators po siya, ganun mo. Lalo na sa pag nasa ano, nasa hapa. Nasa wild, may mga umaakyat pa rin ng mga crabs. So, parang number one na kalaban ito, crab. Kasi pag natusok siya, nihimpis na siya. Ayan, Ma'am Presi, thank you po sa pag-share. Sige po. Sa aming pagbabalik, papasukin po natin ang Avalon Hatchery ng Armat Deck Lookup. Abangan niyo po yan. Ito ang Agri Ako Dyan. Species po na inaalagaan natin dito is Haliotis asininia. So yung sa unlike sa sea cucumber po, hindi natin malalaman ang sexes. So dito naman makikita po natin siya sa gonad. So yung babae po is greenish yung gonad niya, pero tapos yung lalaki is milky white or parang medyo orange. Ito. So dito po siya makikita. Ayun. Ito babae? Yes. Okay. Milky orange. Ay! So kapag kabuo na po yan, hanggang dito na po yung pagka-orange niya, ano, malapit na po siyang mag-release ng sperm. Ito lalaki, milky orange. Green pag babae. Apo. Okay. So yung may sex ratio po tayo na ano, 1 female is to 3 male. Para sa breeding? Yes po. Mm-mm. So ito naman, natural spawning po siya. Aantayin po natin may mag-release. So makikita naman po siya dito kung may nag-release sa pagpasok po namin ng umaga. At i-check po namin kung may mga green marks dito, may nag-release po. Kung wala naman po, medyo may bubbles-bubbles yung ano
yung iba yung pag-itsura niya sa ibabaw. So, iaangat lang po namin yung aeration para tingnan namin kung may mga green-green pigments na free swimming. Mm-mm. So yun, malalaman po namin na may na-release din. Iko-collect po namin. So yung size na ganun, ilan days? Ilan months na yan? Ano sir, galing po yan sa wild. Yung mga breeders po namin. Ah, ito yung breeders. Breeders na. Pero starting po ng 3 cm na breeders, pwede na po siya mag-release. Mag-release? Okay. So, pwede na po siya po mag-release. So, kunyari, mag-release na siya after 28 days, tapos 2 months, ganun kalaki. Yes, sir. So, ilan months para maging adult? Ano po siya, sir? It takes 8 months to 12 months. Mm. Parang si cucumber din lang po, sir. So, 1 year. Yes, mga 1 year. Matagal din. Yes po. Maliit po yung makita po size niya ng mga 6 cm ganun, sir. Sa pareho ang paglaki ng babae sa kanong lalaki? Parehas lang din po. Ganun po si lalaki. Mm-mm. So, 60 days po namin siyang aalagaan dito sa hatchery. So, ay diyan sa mga tanke, larval rearing tanks. Mm-mm. Then, after 61, kukunin na namin, i-harvest. Ilalagay namin siya sa mga plastic tubs. Tapos, doon na namin pakakainin ng halong gracilaria at saka benthic diatoms. Mm. Yung ipinapakain nyo? Halong gracilaria. I-chop po namin siya. Gracilaria. Kasi maliliit pa po sila. Ano yung gracilaria? Seaweeds din. Seaweeds din. Pero, ang kailangan po niyang seaweeds is yung malalambot. Kasi pag yung mga matitigas po na gracilaria ang ibibigay namin. Medyo picky. Oo, hindi na yung kinakain. Opo. So, yan. Nire-request po namin. Bata. Oo. Bata then, pang seaweed. Pinaparami po namin dito. Nilalagay lang po namin ito sa fish pond. So, dumadami na po sila dun. Mm. So, yun ang pinapakain nyo. So, yung pag-spawn po nila, mga madaling araw. Alas 10 ng gabi hanggang sa alas 3 ng madaling araw. Kaya, mga alas 6, sisilip kami kung may nag-spawn dito. Para po, mabilang namin siya. Ay, meron na kayo yung mga result na nun na breed? Yung mga naging anak na, saan natin makikita? Mag-disperse lang po namin last week. Ilang days na to? 90 po. 90? 90 days? Liit. Size din lang po sila kahit na pare-pareho. Mm-hmm. So ito, pag lalagay namin sa wild, lalagay din po namin siya sa tubo. Sa tubo? Okay. Mga ganito po, pero yung buo. Mm. Bakit? Bakit doon? Para kasi kapag ka-individual na ilalagay siya, binaba. So, yung tubo, i-insert namin sa chorus. Tapos, i-retrieve na lang po yung dalito. Oh. Sila yung kusang Aalis. Oo, tama. So, yung pala yun, 90 days, ganun kaliliit to. 90 days, parang 3 months. May namamatay. Meron din. Ano yung nagiging cause? Masyado po kasi yung natural habitat po kasi nila is sa mga coralline, so malinis po yung tubig na. So, ganun din po dito, kailangan namin i-maintain yung malinis na tubig. Tapos yung salinis po din po, kasi nag-transitive po. Ito po yung mga bale, ina-developer po namin. Atayin po namin. Ganun na yan katagal. Mas malaki yan doon sa 90 eh. Mga na yan? Siguro. May one year? Four months? Ha? 4 months. Okay, mga siguro ito. Mga ano po, six months. Doble yung laki eh. Oo. Dadalin lang sa wild. Hindi mo naisip ibenta? mahal yan eh.
Mahal yan, export sa ano? China o Hong Kong. Bakit kaya, Sendo, wala ba silang ganyan sa ano? Sa China at Hong Kong? Bakit mataas yung cost? Malaki ang consumption. Demand. Mataas yung demand. Oo. So yun, natapos na tayo sa abalone saka si Cucumber. Ma'am Presi, maraming salamat ulit sa pagsama mo sa amin. Nakita nga po natin ang tamang breeding and hatchery para sa sea cucumber at abalone. We hope po na katulad namin ay marami din po kayo natutunan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Tayo na mga kababayan. Agree, agree, agree ako dyan.